Tayo sa paligid natin. Let's say good morning. Ayun po tayong lahat. And before we start, sino pong nakakaalam kung anong meron today? It's Resurrection Sunday. So pwede bang batiin niyo yung mga katabi niya? Happy Resurrection Sunday. Sabihin po natin sa katabi natin with joy in our hearts, sabihin natin, Jesus is alive. Alright. And before we sing po, before we worship, mababasahin lang po sa inyo. If you have your Bibles, open them, or phones, Romans 5, 6 to 9.
Alam na to ng mga tao nagsishare pag movie treat. Sabi dito, you see, at just the right time, when we were still powerless, Christ died for the ungodly. Very rarely will anyone die for a righteous person. Though for a good person, someone might possibly dare to die. But God demonstrates His own love for us in this. While we were still sinners, Christ died for us. Since we have now been justified by His blood, how much more shall we be saved from God's wrath through Him? Sino pong grateful na meron tayong Diyos na katulad ni Jesus? And today po, let's give Him the praise He deserves. Amen? People, once again, happy Resurrection Sunday, everyone. Thank you, Lord. Thank you that you were hung on the cross, Lord, and you were raised to life 3 days after. We celebrate your victory, Lord. Thank you for the forgiveness of our sins. Thank you for paying our debts, God. Thank you for living and dying for us, Lord. We praise you in Jesus' name. Amen and amen. Hands up. My Savior, my Savior, great Redeemer, lifted me from the miry clay. Almighty, forever, I will never be the same, 'cause you came near from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Again on high, and you open the way for the world to live. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. My Savior, Redeemer, lifted me from the mire. Yes, you did, Lord. Almighty. Forever, I will never be the same, 'cause you came near. From the everlasting to the world we live, the Father's only Son. You're singing about you. And you live, and you died, and you rose again on high. You opened the way for the world. For all you've done, you live, and you die, and you rose again on high, and you opened the way for the world to live again. Hallelujah, for all you've done. You came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. 'Cause you came in from the everlasting to the world we live, the Father's only Son. Everyone, you live. You live, come on. You die. You rose again on high. And you opened the way for the world to live again. Hallelujah. For all you've done. You live. You live. You died. And you rose again on high. You opened the way for the world to live again.
again. Hallelujah, for all you've done. Hallelujah, hallelujah, for all you've done. Hallelujah, for all you've done. See, would you sing your own song to the Lord today? Let gratefulness, let praise fill the room today. Lord God, we thank you for who you are, for what you've done for us, Lord, for paying the price, Lord, of our sins. Thank you, Lord, that our sins are no more. Thank you, Lord, for the victory is in your name. People with confidence from our hearts. Hallelujah for all you've done. Hallelujah for all you've done. Hallelujah. Hallelujah for all you've done. For everything that you do, Lord. If you're thankful for God today, hallelujah for all you, for what He's done and for what He's doing. Hallelujah for all you. Thank you, Lord. Hallelujah for all you. We rejoice, Lord. Hallelujah for all you. Once again, oh, that rugged cross. Oh, that rugged cross, my salvation, when your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor I to of heaven, God's own son, superb.
sin, redeem and reconcile, and reconcile the very ones who nailed him to that tree. Oh, that rugged cross, my salvation, when your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor unto thee. Oh, that rugged cross.
my salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out, hallelujah, praise and honor to thee. Praise and honor to thee. Praise and honor to thee. Oh, we thank you, Lord. We worship you, God, for everything that you've done. For your blood that was shed for us, Lord. For your forgiveness and your grace, Lord. The sweetest name of all. There's no other name like yours, Lord. No other love like yours, Lord. Would you sing your praise to him? You sing your own song to him this morning. Oh God, how good you are and how gracious, full of mercy, always loving, always kind, Lord, slow to anger and compassionate. No other name like yours, Lord. Oh. People, would you sing, would you worship him from your own heart? Would you pray? Would you again be washed by his love? Would you open your heart to him this morning? No love like yours, Lord. No one like you, Lord. There's no one like you. No love like yours, Lord. We receive your love. We receive your grace. Salvation, where your love poured out over me. Now my soul cries out. So, Lord, would you sing to him? Oh, that rugged cross. Story. This is our faith. Now my debt is paid in full by the precious blood that my Jesus will. Now the curse of sin has no hold on me, whom the Son sets free. For the last time. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me.
sun sets free, oh, is free indeed. So mighty Lord, it's not like your love, Lord. Mighty and holy, righteous and worthy you are. How great a sacrifice, how great a love. What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Once again, what can wash? What can wash away my sin? Nothing but the blood of Jesus. What can make me whole again? Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Oh. This is all my hope. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. This is all my hope. This is all my hope and peace. Nothing but the blood of Jesus. This is all my righteousness. Nothing but the blood of Jesus. Oh, precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. See, just the voice is so precious. Oh, precious is the flow that makes me white as snow. No other fount I know, nothing but the blood of Jesus. Nothing but the blood. Nothing but the blood of Jesus. Oh, nothing but the blood of Jesus. Lord, we thank you for your love. Lord, we thank you because our biggest problem, our biggest problem in life, Lord, called sin, has been paid for, Lord. So there's no reason for us to be ashamed when we stand in your presence. So Lord God, I pray, Lord, today for a heart, Lord, that is willing to receive your love, Lord. A heart that is repentant, Lord.
a heart that is humble before you, a heart that is confessing, Lord, a contrite heart before your presence today, Lord God. I pray, Lord God, that today, Lord, more than ever, God, we will be reminded, Lord, that we are not worthy, but because of you, Lord, because of Jesus' righteousness imputed on us, Lord, when Jesus sacrificed his life on the cross, we are made holy, we are righteous, and we are whole, Lord God. I pray, God, na remind us, Lord, that everything, Lord, every cause of shame, every cause of guilt has been paid for by your precious blood, Lord God. Can we raise our hands today as a sign of surrender? Lord God, today, our hands are raised, Lord, because we want to receive your love again, Lord God. I pray, God, that today, God, you restore the joy of our salvation. I pray, God, today, for a fresh ability to say no to sin. Lord God, I pray for a fire that burns within us, Lord, to pursue you again, Lord God. Thank you that we can come to you again, Lord. Remind us that you love us, Lord, not because of anything that we've done, Lord, but because of your love. Today, Lord, rekindle the fire, Lord, in our hearts. Set us ablaze again, Lord. Yeah. Lord, remind us, Lord, that our debt is paid, and not just paid, Lord, it is paid in full. Thank you for this great love, Lord God. Lord, help us find a reason to celebrate today, Lord. Help us see it as the greatest treasure of our hearts, of our lives today, Lord, that God made flesh, died for us. God made flesh, paid for our sins. God made flesh, took on our sin and our shame and our guilt, Lord God. Thank you, Lord. Thank you that we can stand, Lord, unashamed, Lord, unafraid in your presence. We celebrate who you are and we celebrate your love, Lord. We celebrate your victory on the cross, Lord God, that today we can say that we serve a God who is not dead. We serve a God who is so alive in us, Lord, and so alive high in the heavens. We praise your name, Lord God. Pwede po ba natin sabihin ng malakas, thank you, Lord, in 3, 2, 1. Thank you, Lord. Minsan po, thank you, Lord. At limit, thank you, and say thank you, Lord. Thank you, Lord, for your love. Lord, pag umapawin mo yung puso namin ng pagmamahal mo, na hindi namin to hanapin sa mundo, hindi namin to hanapin sa mga kaibigan namin, God. Hindi namin to hanapin sa kahit sinong tao, Panginoon. Pero hanapin namin yung kapunuan namin, Lord. Yung kapunuan ng puso at ng buhay namin sa iyo at sa iyo lamang, Panginoon. Salamat dahil today, Lord, we remember, Lord, the reason, Lord, we can live a purposeful life, we can live a satisfied life, Lord. And it's because of you, Lord God. Lord, remind us that the price has been paid already, that the biggest longing of our hearts, Lord, has been already paid for because of you. Thank you, Jesus. Thank you that you are alive. For your sacrifice. In Jesus' name, amen and amen. Makakaupo na po tayong lahat. Hello. Good morning. Good morning. Good morning, ma'am. Blessed na blessed tayo sa praise and worship natin ngayong araw na ito. Dumako po tayo sa ating offering. Brother Joel. So, tanongin mo yung katabi mo. Nagpo-provide ba si Lord talaga? Siyempre, kasi wala tayo dito ngayon kundi siya nagpo-provide. No? Bawat bukas at sara ng mata natin, bukas at sara muli ng ating mga mata, patuloy na nagbibigay ang Panginoon. So, salamat dahil may mga times na nasasabi mo na hindi nga sapat eh, kulang nga. Pero hindi totoo yan. Nagpo-provide talaga ang Panginoon. Totoo yan. So, hindi naman lahat ay material, no? So, yun lang na nararamdaman mo na wala kang sakit, okay? Provided na ni Lord sa iyo ang good health. Yun lang, ikaw ay may katalinuhan, yan ay bigay ng Panginoon.
Ikaw ay matulungin na kapatid, mapagmahal na anak. Yan ay pinrovide ng Lord sa iyo. So, pati yung nagsasabi sa inang I love you, provided yan ni Lord. No? So, sabi mo nga sa katabi mo, I love you. Bigay ka sa akin ni Lord. Ha? Sure ka? Okay, sana all, no? So, mahalaga na sa bawat binibigay sa atin ng Panginoon, natututo din tayo na magbigay din. Sapagkat hindi naman natin mahihigitan yung ibinibigay sa atin ng Panginoon. And gawin natin out of love, out of joy, out of obedience din. Although there are times na sinusubok ka, sinasabi mo na, naku, hindi sa sapat, kukulangin na naman ako. Pero pag inuna mo talaga ang Lord, no, more than enough, magkakaroon ka ng kapayapaan ng loob, hindi ka matataranta, hindi ka mag-iisip ng negative, dahil tiwala ka na nandyan siya. Asan yung ating ano dito? Brother Joel? Okay. So, yan. So, kaya nga yan, no? Sabi dyan, my God will meet all our needs, no? Dahil mayaman naman talaga si Lord. Mayaman, mayaman na mayaman, no? At napakarami niyang promises sa atin. Kung magre-reflect lang kahit mabuti, makikita natin na ang Diyos ay tapat sa ating lahat. So, magbigay tayo ng may kagalakan, magbigay tayo na tayo ay nananalig na ang Panginoon ang magpupuno ng ating mga kailangan. Panalangin natin ang ating mga tithes and offering. Lord, sa araw na ito, tunay na dakila na inaalala namin ang napaka isang dakilang sakripisyo ng buhay mo. Prinovide mo, Lord, ang buong sarili mo para sa pagmamahal sa amin. At kami sa aming kapasidad na bagamat ito ay hindi talaga makapapantay, Lord, sa kung anuman na expectations, Lord. Alam namin, Lord, na unti-unti rin ay hinuhubog mo kami. Tinuturuan mo kami, Lord, na maging mapagbigay sa iyong gawain. Sapagkat nadama namin, Lord, ang inyong pagbibigay, ang inyong pag-aruga, ang inyong protection, Panginoon. Sa lahat ng sandali na aming buhay, Lord, bigyan mo kami, Lord, ng pusong mapag-alay, Lord, sa iyo, sa abot ng aming makakaya. Ito ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon na tagapagligtas. Amen. Maaaring na po tayong lalawin para ilagay po yung ating tithes and offering. And then para naman po sa nasa online, naka-flash po sa ating screen saan po kayo pwedeng magbigay. Okay, so nandyan po. Maaaring na po kayong tumayo at magkalay sa ating Panginoon. Purihin ang Panginoon. Salamat, Lord. Salamat sa iyong kabutihan at pag-ibig. Amen. Sunday, everyone! Ayan, magandang umaga po, lalo na sa mga nasa online. Pwede kayong mag-comment dyan ng heart emojis or smile emojis kung kasama namin kayo ngayong umaga. At para naman po sa mga kasama ko rito, physically, pwede nyo po siging harapin yung nasa kaliwa nyo at sabihin nyong nakakatuwa namang kasama kitang... Ayan. At sa kanan naman po, sabihin nyo na i-celebrate ang Resurrection Day. So, sabay-sabay natin sabihin muli,
nakakatuwang kasama ka. Nai-celebrate ang Resurrection Day. Ayan. Wow. Thank you po. And yes, we are a church that is passionate to God and compassionate to people. So now, here's a Setlist staff announcement. So first po, kailangan namin i-remind yung mga kasama namin sa online na pwede nyo pong i-mute yung mga microphones nyo unless sinabihan po kayo. And second one po, ay kailangan din natin buksan, or we are encourage you to open your cameras para syempre ma-feel pa rin namin nakasama or nasa iisang lugar pa rin tayo. And of course, we have still our Hillink. Dito po natin ma-access ang lahat ng uri ng forms na meron tayo. Makikita natin dito ang prayer request, registration form, at syempre pati mga services natin. So sa isang click lang, sa isang type lang na makikita natin dito sa screen, makikita na natin lahat ng merong links tayo. Hindi na tayo basta-basta maliligaw. And of course po, meron tayong panibagong rule dito sa simbahan. Ang lahat po ng mga tithe and volume envelopes natin ay makukuha or makikita doon po sa unahan, or kaya naman dito po sa bandang nasa kaliwa natin, para syempre maiwasan natin hawak-hawakan siya or ma-contaminate na rin para sa safety na rin ng bawat isa. And lastly po, syempre hindi pa tapos ang ating Holy Week, and nasa syempre Easter Sunday at last day na po, at i-break na natin ngayong umaga ang ating fasting or prayer and fasting. And sige po, who's excited for the Word of God? Sige po, tayo tayong lahat. Tayo po tayong lahat. Tapos, pwede nyo pong harapin ulit yung mga nasa kaliwa, kanan nyo, nasa liharap, or likod, pati yung mga nasa online. Sabay-sabay po natin sabihin na Happy Easter Sunday! Yes, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Praise the Lord. Magandang umaga po muli sa ating lahat. Pwede ba nating palakpakan uli si Lord? Yes. Gising na gising po ang umagang ito, sapagkat ito yung araw na kung ilang araw tayo nitong nakaraan ay tahimik, ito po yung araw na tayo pong lahat ay masaya at maligaya. Maligaya po ba tayong lahat? Amen. No? Dahil si Jesus po ay muling nabuhay mula sa mga patay, and because of that, He settles all our death in full. Napakaganda po ng mga inawit natin at talagang humahagod sa ating mga kalooban. I do not know if you were blessed, but definitely if you just analyze those lyrics of the songs, ay inunawa natin lahat ng ating inawit ay talagang ito po ay nagbibigay ng kalinga sa ating mga puso. At ngayong umaga po ay patuloy po tayong mangingilin sa mahal na araw na ito. And I hope all of you will listen somehow, and hopefully sa tulong ng Panginoon ay ma-convey kong message ng maganda at maayos. So why don't we close our eyes and let us pray. Aming Ama, kami po ay lubos na nasisiyahan ngayong umaga sa ilang kaluluwa na nandito ngayon, nagbibigay ng oras at sandali sa pakikinig ng inyong salita. Dinadakila namin ang iyong dakilang pangalan. Ikaw ang Diyos na makapangyarihan, matalino, mayaman, mapagmahal, makalinga, at handang ibigay ang iyong sarili para sa aming mga buhay. Thank you, Lord, that you have offered yourself a sacrifice for humanity to die for all our sins, so that we will be saved and be able to enjoy your presence forever when the time comes that you call us to be with you. And today, Lord, we ask for your blessings and your Holy Spirit to be in our midst, nothing any extra special, just a regular day between you and us. Be with us in Jesus' name. Amen and amen. You know, people today love it spectacular. You know? Gusto ng mga tao ngayon yung mga bagay na nakamamanga, mga ilaw na nagliliwanag, kung maaari mga sasakyang lumilipad. And that's what they call something spectacular to them. But 2,000 years ago, there's something spectacular that took place
Are you there? Are you listening? 2,000 years ago, there's something spectacular that took place. The dying of the Son of God, the Lamb that was slain, to liberate us para palayain tayo from the bandages of sin. Nakakatawa ang mga tao ngayon. Nangingilin sila, pero they have a wrong perspective. Because their belief was totally rely on traditions. I hope you're... Joel, pakilakasan mo nga ng konti itong mic. Ano? People are more concerned of the traditions. Nakakatawa kasi yung iba, hindi kumain itong malang araw, hindi sila kumain ng karne. Dahil part of their penitence. Pero nag-online sabong. Diba? Uminom ng alak. Diba? Yung iba, nagpenitensya. Yung iba, gusto pang magpapako sa krus at manghang-mga ang mga tao at hinahangaan natin lahat yan. Pero pagkatapos noon, balik pa rin sa kasalanan. So, where's freedom there? Saan ang totoong paglaya at liberation? Now, if anyone ever lived, please listen, ano? Napakaganto. If anyone ever lived in a day where people, if anyone ever lived in a day when people were blind to the meaning of life, it is today. Tatagalugin ko po, kung meron man sa atin ang nabubuhay sa panahong ito na ang tao ay bulag, ito yung araw na to. Kung meron mang tao ang nabubuhay sa panahon na natin ngayon na bulag tungkol sa kahulugan ng buhay, it is today. You know why? Because a lot of people doesn't believe in the resurrection of Jesus. Maraming tao ang hindi niniwala sa muling pagkabuhay ng Panginoong Jesus. And where will you get a strong faith without Christ's resurrection? Paano tayo magkakaroon ng matibay na pananampalataya kapag ang isang tao ay walang paniniwala sa pagkabuhay na maguli? I have a lot of friends who belong to dating daan. And I pity them because they don't believe in the resurrection of Jesus Christ. I'm a little bit hesitant calling that sect. You know? Ayoko sana magsalita ng reliyon. No? But they don't believe in the resurrection. Oh, sabi ko, how come you don't believe on the resurrection of Jesus Christ? And that is one explanation of our cultures. At yan ang isang pagpapaliwanag sa kultura that has inclination toward the many self-destructive activities that are prevalent in our world today. Yan ang isa sa mga walang kabuluhang paniniwala na nakapaloob sa ating mga kultura. But of course, the other reason is they are blinded by sin and have not found the purpose of living through Christ. Siguro ang isang dahilan pa, bukod doon, ay hindi pa talaga nila nasusumpungan na sila po ay bulag sa kasalanan at hindi pa nila nasusumpungan ang totoong layunin at kahulugan ng buhay. Now, the title of the message today is the Finding Hope in an Empty Tomb. Finding hope in the empty tomb. I like that word, no? Empty tomb. It seems like empty, but later on we realize that there's a lot of hope in the empty tomb of Jesus. Now, do you know what the scenario of the Holy Week? Alam pa natin yung pagkakasunod-sunod ng pangyayari. Just to make a review before we go to our text in Matthew chapter 28. Okay, come Wednesday, Jesus was about to enter Jerusalem. And the Bible calls it in the heading, sa title niya, the triumphal entry to Jerusalem. And you know what's weird about this? Alam niyo kung ano nakakatawa dito? People are shouting to Jesus. And they were calling him, Hosanna to the Son of God. Hosanna to the highest. And they were waving palm leaf. There were parade and there was celebration and Jesus was riding on the donkey. And what's weird about this, ang nakakatawa dito, hindi nila alam. Hindi tagumpay ng triumphal entry, kundi mamamatay si Jesus. Wednesday, Thursday, Friday, just the following day, he is about to be arrested and then Friday he will be hung on the cross and then Saturday he will be on the grave. What do you think why people are shouting? Palagay nyo, bakit sumisigaw yung mga tao kay Jesus ng gano'n? Siguro yung mga disciple, naiintindihan nila ng konti, pero si Jesus was suffering deep inside.
Because he knows his time is about to end. His life is about to end. And he was riding on the donkey, and the scenario was people are shouting to him. You know? And they look at him, someone that is a, there's a political agenda going on. They think of him, another politician, that will fight against the Roman government. And he will put up and establish a new government. Kaya nga si James VII, sabi ng ina, pagka nakaupo ka na sa kaharian mo, Panginoon, ilagay mo sa kanang kamay si James. At yung isa kong anak, ilagay mo sa kaliwang kamay mo, kanan mo. At sabi niya, can they bear, kakayanin ba nila yung pagdadaanan ko? They have a different kind of mindset. Now, Jesus was riding on the donkey and people are, that was on Wednesday. And then Thursday, they had the Last Supper. And this was about Jesus was washing the disciples' feet. Nakukuha niyo na yung pangyayari? Hinugasan niya yung naglagay siya ng towel sa kanyang ano at pinaupo niya at sila Peter hinugasan ng paa at ang sabi ni Peter, I cannot accept this. Huwag mong hugasan ng paa ko. At ang sabi ni Jesus, sa ngayon ay hinuhugasan ko ang paa ko. Darating ang panahon, ikaw din ay maghuhugas ng paa ng ibang tao. And that is leadership. Okay? And then they had this Last Supper and Jesus was saying, someone of you will betray me. And that was Thursday. And then Friday, Jesus prayed at the Garden of Gethsemane and nakita niya, ilang disciples natutulog at sabi niya, it's too late. The Son of God, the hour is coming. Andito na mga aresto sa akin. And a lot of disciples ran away and hid from the bush and hid on the in the bush. Nagtaguan sila at iniwan na lamang niya at naiwan na lamang doon sa Pedro. At ito yung senaryo na pinutol ni Pedro ng espada, yung isa sa mga Romanong sundalo. And Jesus on the Friday night was arrested. The Pharisees and the religious Sanhedrin cannot wait for the following morning. They want Jesus prosecuted. Gusto nilang litisin agad ang kaso ni Pedro. At si Caiaphas na sasardote, can you not just wait? So it's 2 o'clock in the morning and you want me to make a judgment bilang hukom ay hatulan itong taong ito? Okay? And the rest of the night on Friday was such a terrible ordeal. Napaka-terribling stress, super, super stress. And Jesus was so silent all along. And then Friday, according to the tradition, they will release a prisoner at hinarap si Barabbas and people were shouting, release Barabbas and crucify Jesus. And Pontius Pilate asked frankly, Jesus, are you really the Son of God? And Jesus was so silent. And then the sentence was given. He was crucified, he took up the cross, and he went to Golgotha and was crucified by the Roman soldiers. On Friday, at the middle of the afternoon, Jesus gave his last breath and he said, it is finished. Father, Father, why have you persecuted? Can you see the scenario of what had happened to him? Nakakaiyak, no? There was a pastor who said he just cannot imagine what just Jesus has gone through all those problems, ano? At ang sabi ng isang pastor, dying for me was the most he could do and living for him is the least I can do. Dying for me, sabi niya, ulitin ko ulit, dying for me was the most he could do, that Jesus could do. And living for him is the least you can do. And when he said, it is finished, it is done. And then come Saturday, he was in the grave. And the rest of the disciples, including Mary, visited the sepulcher, the tomb, and Jesus was not there. And on this account, we will study the account on Sunday. Now, in Matthew chapter 28, babasahin ko to sa Tagalog para lalo niyong maintindihan. Hindi na ako magko-concentrate. Last Holy Week, binaybay ko yon. Pero ngayon, magko-concentrate na lang ako dun sa isang account, yung account ng resurrection.
At walang nothing best describe the resurrection other than 1 Corinthians chapter 15 and Matthew chapter 28. Where can you find the resurrection chapter? You can find it in the Great Commission. Kaya napakaganda nito. Dahil dito, ibinigay ni Jesus ang isang tao, pag namamatay, lalo na sa atin, gustong-gusto natin makarinig. Marinig yung sasabihin, yung huling habili ng taong mamamatay. Kasi bibigay niya yung mana. Yung tatlo kong bahay, yung isa sa anak kong panganay, yung pangalawa doon sa, yung bunso. Diba? Yung malaki kong bahay, kung meron man, di ba? Sabi ng asawa ko, kulang ka pa ng isang bahay kasi apat ang anak mo. Sabi ko, parang hindi ko nakakayanin. Tigi-isa na lang silang tricycle. Masada sila. Diba? Yung sa bunso, yung pinakamalaki, yung jeep, yung Montero, sa'yo na yan. Diba? Gustong-gusto natin yun, yung huling habilin. At gusto kong marinig yung huling habilin ng Panginoon. Gusto niyo bang marinig yun? Ano yung hinabili niya sa atin? Sige, basahin muna natin yung kabanata at istorya. Matthew chapter 28. Madaling araw ng Linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Maria na taga Magdala, kasamang isa pang Maria upang tignan ito. Biglang lumindol ng malakas at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit. At iginulong ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakasisilaw na parang kidlat ang kanyang anyo. At puting-puti ang kanyang damit. Nanginginig sa takot ang mga sundalo nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus ay pinako sa krus. Wala na siya rito. Dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Hali kayo, tignan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Pagkatapos sinabi ng anghel sa kanila, puntahan niyo agad ang mga takisunod niya at sabihin niyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon niyo siya makikita, tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Kaya dali-dali silang umalis sa libingan at kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ang mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Pero maya-maya, sinalubong sila ni Jesus sa daan at binati. Wow, grabe itong senaryo ito, no? They were looking for Jesus, pero pauwi sila, nakasalubong nila si Jesus. Lumapit sila, manghang-mangha sila, niyakap nila ang Panginoon sa kanyang mga paa, at ang sabi dito, they worship Him. Sinamba niya, sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid, ninyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita. Tapos nagulat yung mga gwardiya. Pagkaalis ng mga babae sa libingan, pumunta naman sa lungsod ang ilang mga gwardiya at ibinalita ang mga, sa mga namamahalang pari ang nangyari. Matapos makipagpulong ng mga namamahalang pari sa mga pinuno ng mga Hudyo, sinuhulan nila ng malaking halaga ang mga bantay. Sinabi nila sa mga bantay, ipamilita ninyo na habang natutulog kayo kagabi, dumating ang mga tagasunod ni Jesus at ninakaw ang kanyang bangkay. Kapag narinig ninyo ito ng gobernador, kami na ang bahalang magpaliwanag sa kanya para hindi kayo mapahamak. Tinanggap ng mga gwardiya ang pera at ginawa ang sinabi sa kanila. Kaya hanggang ngayon, ito pa rin ang kwentong ikinakalat ng Hudyo. Ang laki ng kasalanan ginawa nito mga pare. They twisted the real story. And even up today, a lot of people believe that story. They did not receive the pure gospel. They received a wrong gospel. A fake news, if it is Facebook. Pumunta ang 11 tagasunod ni Jesus sa Galilea. Doon sa isang bundok na sinabi sa kanila ni Jesus. Nang makita nila si Jesus, sumamba sila sa kanya kahit na ang ilan ay may pagdududa. Sa second coming of Christ, Christ will rest on the mountain of Galilee. Just remember that. Lumapit si Jesus at sinabi, ibinigay sa akin. Ito na yung sinabi ng Panginoon na gustong-gusto ko. After he resurrected from the dead, this is his command. All power was given to me. Ibinigay sa akin ang lahat ng kapangyarihan from heaven and earth, sa langit at lupa. Kaya puntahan ninyo ang mga tao sa lahat ng bansa and you make them disciples. At gawin ninyo silang mga tagasunod ko.
You baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. Turuan ninyo silang sumunod sa lahat ng inutos ko sa inyo. At tandaan ninyo, lagi ninyo akong kasama hanggang sa katapusan ng mundo. Ganda ng huling abili ng Panginoon. That you go and make disciples of all nations. That you baptize them in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Teaching them to obey everything I've commanded. And don't forget, I will be with you forever. Now, too often Christians focus, kadalasan o karaniwan ng mga Kristiyano ay nagbibigay lamang ng pansin sa benefit of Christ after death. Or they only focus their attention on the benefit of Christ during death or after death, and they underestimate the benefits of being a Christian now. Masyado nila binibigyan ng pansin yung Panginoon pagkatapos ng kanyang kamatayan, pero hindi sila nagbibigay ng pansin yung kanilang pamumuhay o paating pamumuhay bilang Kristiyano sa kasalukuyan. Here in this life, for me, it wasn't settled. It wasn't until I settled eternity in my heart that this life began to make any sense. Na ang buhay na ito ay meron lamang sense. Na dapat na isasettle natin sa puso natin na ang buhay Kristiyano, ang buhay na may sense, and the gospel clarifies everything. Okay, the foundation of the gospel, 1 Corinthians chapter 15, offer the best definition of the gospel to be found in the Word of God. Ang unang Korinto, hindi ko na babasahin yan, you can read that to yourself, ay nagbibigay ng pinakamabuting kahulugan tungkol sa salita ng Diyos, that Christ died for our sins, na ang Panginoon ay lumatay para sa ating kasalanan, ayon sa salita niya, and that He was buried, na siya'y inilibing, and that He rose again on the third day according to this scripture. And that is the gospel. That Jesus died, was buried, resurrected, ascended to heaven, and He will come one of these days. Sometimes we stop short of giving the complete definition by simply saying that Jesus Christ died on the cross. Yes, Christ's death is mentioned in the New Testament 175 times. Now, the reason binanggit ito, because there must be a credible evidence that Jesus really died. Otherwise, there will be no true resurrection. Naiintindihan niyo to? Dapat maipaliwanag ito na ang Panginoon talaga, there was an actual death that truly occurred. Otherwise, walang nabuhay. Now, one strong evidence that Jesus really died, actually, His dying was a terrible death because He died gradually. Hindi naman, the reason kinukrucify ang tao para dahan-dahan siyang patayin so that he could feel the pain and the agony of dying gradually. And the Roman soldier, when started to dumilim ang paligid at lumindol, ay tinusok siya sa kanyang tagiliran at umagos ang dugo, tumama ito sa Romano sundalo at nabulag ang Romano sundalo. That simply explains that Jesus really died. And He Himself declared, I died, it is finished. Amen? At pinaniniwalaan natin ito, that Christ's death was not only mentioned once in the Bible, it was 175 times, the death of Christ. So it is an essential part of the gospel. Ito po ay essential na bahagi ng salita ng Panginoon. But there's more to it. The gospel is also about the burial of Christ. Yung kanyang na siya inilibing. And one of the Old Testament sacrifices illustrated how sins were taken away. They will get a goat at lalagay nila ang kasalanan nila sa goat na ito. At ito po ang maglilinis ng kanilang kasalanan bilang handog sa kanilang mga kasalanan. And this ceremony, it portrays the people's sin being removed. The burial of Jesus Christ illustrates the same truth. Ito po ay nagpapahayag din ng parehong katotohanan. When He took our sins on His body and was buried, He carried our sins away so we never have to face them again. Jesus became a lamb that was slain for our sins.
And unfortunately, many people who preach the gospel of Jesus Christ stop right there. Sapat na yon na napatawad ang kanilang kasalanan. Okay na yun that Jesus died and was buried. But the miracle of Easter is this. Ngunit ang himala na pagkabuhay ng maguli ng Panginoon ay ito. That there is no tomb anywhere in the universe, hold Jesus. Walang anumang libingan sa buong mundo at sa balat ng lupa ang kayang humawak sa buhay ng Panginoon. No tomb anywhere in the universe, hold Jesus remains. He died, he was buried, and that's at the end of the story. The Bible said that he rose again on the third day. This is the gospel and this is the foundation of Christianity. What I like about Christianity with all the other religion, tulad ni Brahma ng Hinduism, ni Muhammad ng Buddhism, lahat ng ism na yan, cults and ism, all of the living originator died, but the founder of Christianity remained seated in heaven, powerful, mighty, and we encounter him every day in our lives. The Christian gospel rests on the truth of Jesus Christ and his resurrection. Ang salita ng Panginoon ay nagtataglay ng katotohanan sa buhay ng Panginoong Hesus at sa kanyang pagkabuhay na maguli. 1 Corinthians chapter 15 verse 14, Paul put it this way. Ito ang sinabi ni Pablo. If Christ is not risen, kung ang Panginoong Hesukristo hindi nabuhay, then our preaching is empty. Ang ating pangangaral ay walang kaluguhan, walang kabuluhan. Hindi tayo nagsisikap magbayad ng upa para magkaroon ng lighthouse. That is not the main reason. The main reason is because we hold the cause of the gospel. That someone died for this church. That someone died willing to change and transform our lives. That wants to liberate us, no curse of sin holds us. Sabi ni Paul, kung ang Panginoon ay hindi nabuhay na maguli, ang ating pangangaral ay walang kabuluhan. And our faith is also empty. Ang ating pananampalataya ay wala ring silbi. Without the resurrection, there's no reason to attend church. Inilalaban nyo ang araw ng Linggo. Naniniwala ba kayo? I got a client 3 days ago who wants me to drive him to Baguio for 15,000 pesos. Kaya lang tatamaan tong araw ng Linggo. Pero hindi ko ginawa. Gusto kong magsimba. Resurrection Sunday. Hayaan mo na yung 15,000. Ala Baguio. Kahit mura lang ang bigay sa akin, tatakbo ko talaga. Kasi gusto kong weather ng bahay. Gusto kong bumalik-balik doon. Para ano magkape sa Session Road. Pero hindi. Kasi Resurrection Sunday. And besides, I'm the speaker. Kailangan kong tumayo dito at kailangan kong... You know, meron tayong inilalaban, mga kapatid. Hello? Lahat ng appointment pag Linggo, wala yan. Si Kristo binigay ang buhay. This is the least you can do. We cannot match what he has done to us. Are you listening? Buhay ng Panginoon binigay niya. Ito lang yung pinakamababang pwede natin ibigay sa kanya. Ako hihangiya sa sarili ko kasi nagpagasolina ako nung isang araw. Wala akong almusal. May babaeng dumaan dyan na alam mo, maghapon siyang nagtinda, hirap na hirap sa buhay, sunugang kanyang kulay sa araw, matanda, nagtutulang ng karito, nasa tabi ako ng sasakyan. Sabi ko, nanay, gusto ko yung saging na saba. Kunin ko na yan. Sabi ko, bilhin ko na. Pilit kong binibigay yung bayad, ayaw niyang tanggapin. Nagmukha akong mahirap sa harap niya, hanggang makaalis na siya. Sabi ko, parang may mali. Parang may mali. Pero napakabait niya. Sa part ko, parang, sabi ko, parang may mali doon. Sabi ko, napakabait niya. And that's the least you can do. At least you appreciate what Christ has done for you. Lumaban ng Panginoon. Ang problema mo, nalulungkot ka lang. Pero ang problema ng Panginoon, nilipak siya ng maraming tao. At hanggang sa krus, wala siyang inisip kundi ang kapakanan natin. At sabi niya sa 7 last word, sabi niya sa mga disciple, behold your mother, mahalin mo ang iyong ina. Forgive them, for they do not know what they do. All those words really pierce to your heart. Now, if you are a Christian, this is not only something, this is
extraordinary something. Hindi ko alam kailan kayo nahuling nahiya sa Panginoon, na wala kayo sa church. Lord, patawarin mo kung ako nakapagsimba. Naiiya ako sa iyo. Nakakaramdam pa ba kayo ng ganyan? O natutuwa kayo kasi pag Linggo, outing. Okay? Marami ngayon nasa dagat, na nasa Tukbo, Kalatagan, Bulinaw, Pangasinan. Araw ng Linggo, Resurrection Sunday. They have a different kind of mindset. Peryahan. Now, sabi ni Paul, there's no reason to... The foundation of the gospel is predicated on Jesus Christ's victory over sin and death. Now, what are the proof of the resurrection? Sige, sabi ng iba, i-prove natin kung ano ang katotohanan ng pagkabuhay ng maguli. At right away, we jump into the 5,000 witness. Sabi natin, ipuprove natin yan sa pamagitan ng, oh, there were around at least 5,000 disciples who saw Jesus at one time. That is what's in Book of Acts. Pero hindi, gusto ko yung right after Jesus resurrected, what are the series of events that took place? Huwag mo na yung witness, kasi yung witness nasa dulo yun eh. Noong nagpakita na ang Panginoon, tama? Ang gusto kong makita natin ngayon, yung pagkatapos na kanyang pagkabuhay. Ano yung nangyari? Okay, ang unang nangyari, the soldiers were missing. Nawala yung mga Romanong sundalo. That is one strong evidence. Okay, the gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, which we call synoptic gospel, Matthew, Mark, Luke, and John, all record the events, lahat ito ay itinala nila yung pangyayari tungkol sa pagkabuhay na maguli ni Jesus mula sa mga puntod. It's a familiar story. Quite often, we jump ahead in the resurrection story to all the witnesses who saw Jesus Christ alive after he had come out of the grave. And we rightly use the evidence to teach the truth of Jesus Christ from the grave. But let us begin before he was ever seen by anyone. Magsimula tayo bago siya nakita ng lahat. Why? Because there are some several critical things that happened on the first resurrection that caused the disciples and the women to believe in the supernatural resurrection of Jesus Christ. I hope you're getting that. No, mas maganda kasi yung bago yung mga saksi kasi may mga critical moments na nangyari doon. When the women approached the tomb that day, they noticed the soldiers were gone. Tama ako doon sa nabasa natin? Wala na doon yung mga Romano sundalo. Something na nakapagtataka sapagkat si Jesus ay balitang balita sa buong Jerusalem and the Roman soldiers and the Roman government wouldn't allow someone like him that is not being guarded. Mary and her friends knew the Roman authorities. Nag-dispatch sila ng soldiers to guard the tomb day and night because they feared, kinakatakutan nila that some of the followers of Jesus Christ would steal his body, nanakawin ang kanyang katawan. Yun ang napapabalita. And then claim at aangkinin nila na si Jesus ay nabuhay na maguli. So it's no wonder they were startled to find the tomb unguarded. So ito ay nakakatawang isipin na makita agad nila na yung libingan ay walang sundalo nagbabantay. And some skeptics, yung mga taong nagda-doubt, have suggested that the Roman soldiers simply became tired. Sila po ay simply lamang na napagod at nag-take ng coffee break nila. But consider this. Pero pansinin po ninyo ito. If a Roman soldier failed to do his duty, kapag ka ang isang Romano sundalo ay hindi nagampanan ang kanilang tungkulin, the punishment will be death. Kamatayan ang parusang kinakaharap nila. And they will be taken into public square and they will be burned alive. That is the punishment. So they have strict order to guard the body of Jesus. So why did they leave? Bakit sila umalis? Kayo nga alis dyan ha, papatayin ko kayo pag umalis kayo dyan. Sabi ni Duterte. Natakot sila. Hindi na. Parang ganun ang dating, no? Pero nawala sila. Nakapagtataka yun. Because, you know the reason why they leave, the Roman soldiers? And I want you to listen to this. Because something supernatural happened. Merong supernatural na nangyari. You know why? You know what happened? The earth shook. Lumindol yung paligid. Number two, the angel of God from heaven came down. Bumaba ang anghel ng Diyos. Natakot sila at ang sabi sa Biblia, ilan sa mga sundalo, nahimatay.
Something supernatural happened that the Roman soldiers fled for their lives. Their troop, an angel of the Lord, rolled the stone away from the grave. The grave was open. Nabuksan ang puntod. And Jesus was no longer there. At ang Panginoon wala. And fearing for their lives, the guards fled into the city. And these elite soldiers, itong mga SAP, Special Action Force, were more fearful of the risen Lord than mas natakot sila sa kapangyarihan ng Panginoon kaysa sa banta ng buhay nila ayon sa batas ng Romano. In fact, Matthew chapter 28, it details the interaction between the soldiers. Dinitalye ng kabanatang 28 ng aklat ng Mateo yung interaction sa pagitan ng mga sundalo at ng mga punong saserdote. And the priest didn't want the soldiers to admit that something supernatural had happened at Jesus' tomb. Ayaw tanggapin ng mga reliyosong tao yung nangyari at inilathala ng mga sundalo. So ang ginawa nila, there was bribery. There was a cover-up of this story. There was a news blackout. Ito ang pera. Huwag ka na magsalita. Ang sabihin mo, kinuha ng mga alagad niya, tagasunod niya, yung bangkay, kami na ang bahala sa gobernador. So they paid them off and the evidence of the resurrection was overwhelming. The death penalty that was supposed to be given to the Roman guards was not warranted. Hindi nangyari yun. Instead, the soldiers were bribed to remain silent about the Christ's resurrection. That is the number one. That what actually took place right after the resurrection. And number two evidence of that is the proof, another proof of the resurrection, the seal and the stone. After finding the tomb unguarded, nung mapansin nila na walang nagbabantay, the women discovered the seal was broken. Now, to keep anyone from tampering with a tomb, the Romans would place a seal cross para sa kanila, para walang makapagbukas ng pintuan, ng puntod, sa kultura ng Romano at sa batas nila, nilalagyan nila ito ng selyo. Sa panahon ni Daniel, yung signet ring. Ano? According to the Roman law, anyone who broke a Roman seal would be hung upside down. Ito po ay ibibitin patiwarik. The Romans placed great importance on their seal. It was the absolute mark and stamp of authority of the Roman government. And yet, when the women arrived at the tomb, the stone was gone and the seal was broken. Something phenomenal was going on. The women noticed the stone had been rolled away. There are four places in the New Testament where it says the stone was rolled away. Okay? Binanggit ito. The stone was released to roll down and cover the mouth of the tomb. When Mary and the disciples came to the tomb that day, they could not understand the scene. Hindi nila maintindihan kung ano ang pangyayari. According to the text, the stone was rolled back up in the incline away from the mouth of the tomb and the tomb was wide open. In fact, sa Book of John account, it tells us the stone was not only rolled up incline, it was standing in a place by itself. Para itong tansa na nakatayo, walang sinasandalan. At walang pwedeng maggumawa nun because the estimated weight of the stone that covered the tomb, alam nyo kung gaano kabigat ang tomb na yon? That is between 1 and 2 tons. Isa o 2 tonelada ang bigat. At hindi kakayanin ng isang tao ang gumawa nun. Para maintindihan nyo, ang isang jeep ay 1 sa 2 tonelada. 12-seater, in layman's terms, so that you could understand the weight of the stone to be rolled away. Yet, the stone that sealed Jesus' tomb was set apart from the tomb as if he had been picked up and moved. Parang may nagbuhat at may naglipat. So when the Jesus authority came to examine the tomb and saw the stone sitting far off, nung ito'y kanilang inimbestigahan, they knew the Roman soldiers couldn't have moved it. Hindi kaya ito ng mga Roman sundalo na iusog ito. So the stone moved in a manner that was humanly impossible.
Are you listening? And so they bribed the soldiers not to tell anybody. Yumama na yung mga sundalo. Kakabribe, kakabribe. Pangalawang bribe na uli. So occasionally when people talk about the resurrection, they say the stone was miraculously rolled away so that Jesus could get out. No? According to the tradition, sinasabi nila, kaya inalis yung pintuan doon para ang Panginoong Jesus ay makalabas. But that was not the reason. Hindi po yan ang dahilan. The stone was rolled away, itinabi po yung pintuang bato, hindi para makatakas si Jesus, so that people could look into. Para makita ng mga tao. Hindi para tumakas si Jesus. Binuksan ng Panginoon yun at tumanghel. Hindi para makatakas si Jesus, kundi para makita ng tao. So, the stone was rolled away so that people could look in. Jesus didn't need the stone to be rolled away. He rose from the grave without even changing the configuration of his grave clothes. Ang Panginoon ay nabuhay na maguli, nabuhay na muli, na kahit yung kanyang damit ay isang himalang bagay. Magagawa niya yan, if he was able to strip off the restraint of his grave clothes without changing their form, he could also move this past the stone in front of the grave without touching it. So the stone was rolled away so that Mary and the others would be able to see further evidence of the risen Lord. And then number three, proof of his resurrection is the empty sepulcher. What is sepulcher? Di ba may word tayong sepulturero? Sepulcher is a small room where the body, dead body, is being laid. Yung puntod. The soldiers were gone. The seal was broken. The stone was moved away. And number four, the sepulcher was empty. Yung puntod ay hungkag. And this is an obvious fact of the resurrection. When the disciples saw the empty tomb, they immediately ran back to the city of Jerusalem. They went back to the city of Jerusalem and they began to preach this truth. Pinangaral nila to. Wala na si Jesus doon. The news of the empty sepulcher could be validated by anybody in the city who will take a 15-minute walk to the tomb and look for themselves. Pwede itong i-validate sa loob lamang ng 15 minuto. Pasukin yung puntod at tignan. At malalaman nyo ang Panginoon ay talagang wala doon. It instantly validate Christ's resurrection. There's not one shred of evidence, kahit isang hibla ng ebidensya, na magkocontrary o babaligtad sa ebidensya na wala na doon ang Panginoon. And even the shroud was intact. Another proof of the resurrection, the shroud was intact but empty. This is like pag namamatay ang isang Hudyo, binabalutan sila ng kumot. At nung para lang bumilis, hindi ko na idedetalye, nung makita nila, intact yung kumot na yon. Ngunit, intact yung kumot na yun, the only thing that happened, wala doon ang katawan ng Panginoon. Para sa maintindihan nyo, this is like a para tong chrysalis of a cocoon, but there was nobody on it. So naunawa nyo, yung parang, di ba nakakakita kayo ng mga magbabutterfly na uod? Makikita nyo yung, ang tawag doon sa, yung chrysalis of a cocoon. Basta, yung, alam nyo na ibig sabihin, yung cocoon na yun, pag ginano mo, wala na, di ba? That is just like what happened. Okay, ang sabi daw, the shroud was intact, empty. Shroud ang tawag doon. Okay? And the scripture says that the napkin that surrounded his head or that which wrapped his head was in a place by itself, just exactly where it would be in proximity to the body. And this is an overwhelming sight because it was evidence that Jesus had risen without disturbing the clothing. Sabi na iba, magic. Is there anything too hard for me? Jeremiah said. God said in the book of Jeremiah, is there anything too difficult for me? Is there anything too hard for me? So Jesus had risen without disturbing the clothing. He had walked out the grave alive, and this sight forever changed the lives of the Jesus disciples. Now let's go back to our title, Finding Hope in an Empty Tomb. Okay, bago pa natagpuan yung empty tomb ng mga disciples, what are the conditions of the disciples?
bago pa nila natagpuan yung empty tomb, ano yung kalagayan ng mga disciples? Namatay na yung ating tagapagligtas. Jesus, the Messiah, who turned the water into wine, who made the lepers healed, who made the blind see, who made the lame walk, is now dead. Now, before the disciples and Mary and the disciples found the empty tomb, listen to this. The disciples were depressed. Kasi kamamatay lang ng Panginoon kahapon. They were depressed. They were discouraged. And completely without hope. Patay na si Jesus. Then on the third day, Jesus conquered the grave. Not only was He resurrected, but their hopes were resurrected as well. Nung malaman nila na nabuhay na maguli ang Panginoon mula sa mga patay, nabuhay muli yung kanilang mga pag-asa. And as Christians, bilang mga anak ng Panginoon, tayo bilang mga Kristiyano, we too can face feelings of despair and uncertainty with unshakable hope in the resurrection. We are not exempted to that. Dumadaan tayo ng depression. Dumadaan tayo ng discouragement, anxiety, kaguluhan. Kagabi lang, sinabi ko sa asawa ko yun. Sabi ko, ma, tayo na lang ang magsasama. Sa mga panahong ito, ikaw na lang ang nagbibigay ng ligaya sa buhay ko, ang Panginoon, at saka ikaw. At habang tumatanda ako, lapaganda ka pa ng paganda sa akin. I have to admit that. Kasi talagang, you know, life, as you go older, life is becoming more precious. Hindi nyo pa naiintindihan yan, ano? Pero darating kayo sa panahon na yan. Now, as Christians, we too can face feelings of despair and uncertainty. But when we place our trust in Him, we claim victory over death. Pero kung itiniwala natin ang ating buhay sa Panginoon, ay inaangkin natin ang tagumpay laban sa kamatayan. And that is why when Christians die, kaya naman kapag ang isang Kristiyano, anak ng Panginoon ay namatay, there is sorrow, may kapaghatian, but it is not a sorrow without hope. Ngunit ito hindi kapaghatian na walang pag-asa. Because even in sorrow, mag-isa kapaghatian, there is hope. Merong pag-asa. A certainty that death is not the end. Ang katiyakan na ang kamatayan ay hindi katapusan. The only way I know to have hope in this life is to settle life in the future. Ang tanging paraan o daan para malaman natin ang pag-asa sa buhay na ito ay ang maintindihan natin na merong buhay sa kinabukasan. The only way I know to have hope in this life is to settle life in the future. When I became a Christian, two things happened in my life. Nung ako po ay maging Christian, dalawang bagay ang nangyari sa buhay ko. Una, I no longer feared dying. Hindi na ako natatakot mamatay. I wasn't anxious to die. Hindi ako nagmamadaling mamatay. But I didn't fear it anymore. Hindi ko ito kinamamatay. In fact, it was 3 or 4 times. I was about to face death. But God spared me. I didn't worry that I would wake up in a strange place one day. I had absolute certainty. Mayroon akong ganap na katiyakan that when I die, I was going to stand before God and be with Him forever. You may think that it is a presumptuous statement. Pero hindi po, it's not. It is based upon the fact, ito po ay nakabase sa katotohanan, that the one, Jesus, who overcame the grave, is now living in my heart. And He is my Savior. He has promised me that if I submit to Him, I will receive eternal life with Him. Did you receive Him? Tinanggap niyo na ba ang Panginoon? Nakatitiyak ba tayo ng buhay na walang hanggan? Second thing that happened to me when I received Christ as a teenager, when I was 3rd year in high school, my life began to make sense. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ko when I knew my eternal destination was settled. I discovered this life had a tremendous importance. Na-discover ko, natuklasan ko na ang buhay na ito ay merong ganap na kahalagahan that I never understood, na hindi ko nauunawaan dati. I began to live my life with eternity in view. So ang investment hindi lang puro lupa. Ang investment meron ding panlangit.
Dahil lahat yan iiwan natin. Tatakasan tayo ng lakas, lalabo ang ating paningin, puputi ang ating buhok, magkakabato tayo sa kidney, didilaw ang ating ipin, at lalakad tayo ng uugod-ugod, at darating ang panahong yan. But if we began to live our life with eternity in view, I began to have the desires for my life to count beyond the problem with each day. I began to live my life with purpose and meaning. There's no one who is beyond the reach of a loving God who sent His Son to die on the cross. Walang sino man sa atin dito ang naglayo sa kamatayan ng Panginoon. Inilapit niya tayo sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. His Son to die on the cross. To be buried, ang siya'y mailibing. At siya'y muling mabuhay mula sa mga patay. Now, if you will put your trust in the one who came out of the grave on that first Easter Sunday, listen to this. You will never have to ask the question again, is that all there is? Yan lang ba? Hindi mo nasasabihin yan. Kasi sobra-sobra ang ginawa ng Panginoon sa atin. Today is Resurrection Sunday. Live in hope. Live in Christ. Mamuhay tayo na may pag-asa at maniwala kahit sa hindi. Ang mga Kristiyano sa panahong ito na kapag didiwang ng totoong pagkabuhay na maguli. Hindi nyo kailangang magpinitensya. Hindi nyo kailangang matalsikan ng dugo ng mga nagpipinitensya at sabihin nyo lumipat ang kasalanan nila sa inyo. All those sins were washed. And we were forgiven and we were given a new life. Tayo ay binigyan ng bagong buhay ng Panginoon Diyos. Are you happy? Are you rejoicing? Okay. Salamat sa Panginoon. Let us pray. Father God, thank you for dying on the cross for our sins. Thank you for giving your life to us. Thank you, Lord, that we read from the Bible and the scriptures that you did not remain on the grave. Nabasa namin sa Biblia na hindi ka nanatili sa mga patay at sa puntod. Ang sabi ng iyong salita, ikaw ay muling nabuhay at naniniwala kami. And because of that, you have given us a lot of hope in this life. No matter how life is uncertain, gaano man ang buhay ay walang katiyakan, ay makakaasa kami, laging merong bagong pag-asa. Sa gitna ng kadiliman ay merong liwanag na sisilaw at magbibigay ng lakas at muling magbabangon sa amin mula sa mga kalungkutan namin na nararamdaman. Father, we may live in this life with despair. Maaring mabuhay kami sa mundong ito na puno ng problema, inanakit at kalungkutan, ngunit alam namin na andyan ka lagi upang umaliw sa aming mga damdamin. At sa oras na ito, Panginoon, sinasabi namin, ikaw lamang ang aming kailangan. Nais ka namin paglingkuran, ibigay ang aming buhay sa iyo, Panginoon. At gamitin mo kami at masumpungan mo kaming tapat na naglilingkod sa iyo hanggang sa iyong muling pagbabalik. Alin man sa amin dito ngayon, o sino man, Panginoon, na nakadadama ng lungkot sa kanilang mga puso, piling nilang iniwan na sila, yun po ay hindi totoo. At yun po ay daya ng kaaway, sapagkat nariyan ka lagi. If you have given your life to us, then you can give everything, Lord. Kaya mong ibigay lahat ng bagay na makapagsasaya at makapagbibigay ligaya sa amin according to your will. And today, Father, we submit our lives to you. We dedicate our lives to you. And we are saying, Lord, you are our God. Ikaw ang aming Diyos. And nothing in this world will be compared to you because you are the incomparable Christ, the Messiah, the King of Kings, and the Lord of Lords. Thank you for your word. Thank you for making us alive in Jesus' name. Amen and amen. And I will ask someone to help me to distribute the bread and the wine.
Man of sorrows, Lamb of God, by his own betrayal. Shall we all stand up? Tumayo po tayong lahat. Now, this is the best time to remember the Lord's death on the cross. And when we remember that death on the cross, we are not crying. Hindi tayo lumuluha ng may pinag-iinag peace because God doesn't want that anymore. We are partaking this communion to celebrate. Tayo po ay nakikibahagi sa banal na hapon na ito at pinagdiriwang po natin ang tagumpay. Aling tagumpay? Yung katubusan ng ating kasalanan na tinubos niya sa krus ng Kalbaryo. And today as you partake the wine and the bread, be thankful and be grateful that someone died for you. Pwede nyo sabihin, Lord, thank you sa bagong pag-asa na hindi ko pala dapat sayangin ang buhay nito sapagkat namatay ka para sa akin. Kaya nga, ang sino man kumakain ng tinapay at umiinom ng inumin ng Panginoon, nang hindi karapat-dapat ay nagkakasala sa katawan at dugo ng Panginoon. Kailangan suriin ang bawat isa ang kanilang sarili bago kumain ng tinapay at uminom ng inumin. Sapagkat ang sino man kumakain at umiinom ng hindi pinapahalagahan, ang katawan ng Panginoon ay nagdadala ng kaparusahan sa kanyang sarili. And I will ask Brother Dope to pray for the bread. Lord, maraming salamat po sa bread na to, Panginoon. Lord, na nagsisimbolo na kung gaano mo kami kamahal and gaano mo kami kamahal, Panginoon. And Lord, maraming salamat sa bread na to, Panginoon, na
nakikita namin, Lord, na pag tinitignan lang namin to, Lord, nakikita namin kung gaano ka kabuti and kung gaano mo kami, Panginoon, iningatan na hindi masaktan, Panginoon, na kinuha mo yon, Panginoon, na ikaw yung nahirapan para sa amin, Panginoon. Lord, hindi namin kayang higitan yung ginawa mo sa amin, Panginoon, yung pagkuha ng sakit na naramdaman mo, Panginoon. And Lord, salamat. Hindi man kami karapat dapat, Panginoon, salamat po na hinayaan mo pa rin na maranasan namin to, Panginoon, na kainin yung tinapay na nanggagaling sa inyo, Panginoon. And salamat, Panginoon, na hindi ka nagkukulang, Panginoon, palagi kang sapat, sobra pa, Panginoon. And salamat sa bread na to, Panginoon. Aalalahanin namin to palagi, Panginoon. And masaya kami na nabuhay ka, Panginoon, muli, Panginoon. In Jesus' mighty name, pray. Amen. Ito ang turo na ibinibigay sa akin ng Panginoon at itinuturo ko naman sa inyo. Nung gabing siya ipagkanulo, kumuha siya ng tinapay at pagkatapos niyang magpasalamat sa Diyos ay hinati-hati niya at ito sinabi, ito ang aking katawan na inihandog para sa inyo. Gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Kainin po natin ito. The wine is the symbol of the blood of Jesus. At sabi po ng Biblia, kung wala po ang pagbubo ng kanyang dugo, ay wala akong paglilinis ng ating mga kasalanan. And today, I would like to tell you, ngayong umaga, ibig kong sabihin sa inyo, kayo po ay nilinis ng dugo ni Jesus. Can you pray for this, Leo? Lord, thank you, Lord, for this wine, Lord. Thank you, Lord, na binigyan mo po kami ng kalakasan, Lord, even though, Lord, hindi kami worth it for this wine, Lord, for this blood, po, Lord, for yours, Lord. Lord, give us strength, Lord, sa mga mangyayari po sa amin, Lord. Give us wisdom, Lord, and give us kalakasan, Lord, sa lahat ng mangyayari po sa amin, Lord. Lord, thank you for this wine, Lord. Thank you for everything, Lord. Thank you, Lord, na nandito kami na yun, Lord, to listen to you, Lord. Salamat, Lord. Jesus' name. Amen. Pagkatapos nilang kumain, ganun din ang ginawa niya sa inumin. Kinuha niya ito at sinabi, ang inumin ito ang bagong kasunduan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin niyo ito, gawin niyo bilang pag-alaala sa akin. Inumin po natin ito. Makakaupo na po tayo at manatili po tayo sa espiritu ng pagsamba sa Panginoon. Sige po, let's all stand and sing one more. Thank you, Lord. Bridge. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood. Then my Jesus, but now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood. Then my Jesus built, and now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, is free. Oh, that rugged cross. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love pours. Over me.
praise and honor to thee. For the last time, oh, that rugged cross. Oh, that rugged cross, my salvation, where your love poured out over. And honor to thee. Praise and honor. Praise and honor to thee. Praise and honor to thee. Manatili po tayo nakatayo para sa ating closing prayer. Isama na rin po natin na ipag-pray yung pong ating church building na let's pray for provision. Sige po tayo po yung manalangin. O Panginoon, salamat Lord. Thank you Lord for the victory of our salvation through your death and resurrection. Salamat Panginoon sa pag-ibig mo na hindi limited. Salamat sa pag-ibig mo na napaka-unlimited na inabot kaming lahat Panginoon at patuloy na umaabot sa lahat ng mga tao, Panginoon. At hayaan mo, Lord, na lagi kaming ma-remind that there is hope. There is always hope na hindi nauubos yun dahil sa ginawa mo para sa amin, Panginoon. And thank you, Lord. Salamat, Panginoon, na patuloy na ikaw ang magpapala sa bawat isa sa amin. Ikaw ang patuloy na magdadagdag ng faith na meron kami, Panginoon. And Lord, sa aming pong iglesia, sa aming church, Panginoon, alam mo yung kalagayan, Panginoon, alam mo lahat ng pangangailangan. Lalo na po, Panginoon, we are desiring, Lord, for a church building, Panginoon, na maayos, na mas maganda, that we can worship you even more, Panginoon. So Lord, thank you, Lord, for your provision. Ikaw magpo-provide nito, Panginoon. You will touch hearts. At hahayaan mo, Panginoon, na makikita namin, Panginoon, ito. In your perfect timing, Panginoon, which we are praying, Lord, na soon. Salamat, Lord. Napakabuti mo. Thank you, Lord. At ikaw pa rin ang mag-sustain sa bawat isa sa amin, Panginoon, sa buong linggong ito. Lagi kaming marimay na nariyan ka na umiibig sa amin. Salamat po, Lord. In Jesus' name. Amen. Katulad po ng ginagawa natin weekly, magsasagot po tayo ng ating mga reflection questions. Grouping. Ipo-post po tayo yung mga names sa mga magkakasama.